Sino nga ba si Rodolfo, Agi, Aguinaldo? Kilala sa tawag na Agila ng Cagayan. Siya ang taong nakahuli kay Maria Joma Sison, ang founder ng NPA taong 1977. At kinatatakutan ng mga NPA. Kilalanin natin ang Agila ng Cagayan. Si Lieutenant Rodolfo Aguinaldo, isang retiradong kolonel, kasama ang kanyang mga tauhan ang nakahuli kay Jose Maria Sison noong ikasampu ng Nobyembre 1977 sa Pagdalangan Norte, San Fernando, La Union. At pinakulong siya ni Marcos ng 9 taon. Si Jose Maria Canlas Sison naman ay isang manunulat, aktivista at founder ng Communist Party of the Philippines noong Disyembre 26, 1968. Sa panahon ng pagkapangulo ni Cory Aquino ay pinalaya niya mula sa pagkakabilanggo si Joma Sison, marahil isa sa pinakamaling desisyon na kanyang ginawa. Ang rason ng dating presidente ay pinalaya niya ito dahil sa paglaban kay Ferdinand Marcos. Nang palayain ni Cory Aquino si Joma Sison ay maraming mga militar na nagalit kay Cory at nagprotesta dahil pinaghirapan nilang hulihin si Joma. Subalit, di natinag si Cory at pinalaya pa rin ito. Sa paglaya naman ni Joma Sison, kasama ang kanyang mga alagad, ay siniraan niya ang gobyerno ni Cory Aquino sa Europa. Isiniwalat ni Joma sa media doon na ang gobyernong Aquino ay mayroong mga human rights violation. Una na sa listahan ang Mendiola Massacre, kung saan ang mga magsasaka na nais lamang ipaglaban ang kanilang lupa sa Hacienda Luisita, isang lupain na pag-aari ng pamilya ni Cory. 17 tao ang binawian ng buhay dito. Balik naman tayo kay Rodolfo Aguinaldo. Si Aguinaldo ay naging gobernador ng Cagayan mula 1988 hanggang 1990. Sinuspindi siya ng DILG sa ilalim ng pamamahala ni Cory Aquino dahil sa pagsuporta nito sa mga revolusyonaryo na pinamumunuan ni Colonel Gringo Honasan sa kudeta noong 1989. Nang lumaon ay napawalang bisa ang kanyang sala sa krimeng paghihimagsik at pagpatay na isinampalaban sa kanya kaugnay ang paglusob sa Hotel Delfino sa Tuguegarao, Cagayan, na nagdulot ng kamatayan ni General Oscar Florendo at marami pang iba sa probinsyang iyon. Taong 2001, tayo sa pamamaril si Cagayan Representative Rodolfo Aguinaldo at ang kanyang bodyguard ng 3 armadong kalalakihan na nang-ambush sa kanila sa labas ng mismong tahanan ni Aguinaldo. Pero inamin naman ng NPA na sila ang kay Aguinaldo. Gayunpaman ay nilinis ng gobyerno ang pangalan ni Sison. Bago mamatay, sa huling session ng Kongreso, sa privilege speech nito ay naglabas ng maaanghang na salita si Aguinaldo laban sa NPA at sinasabing lumalakas na naman ito. Sinabi din niyang maraming kandidato ang nagbabayad ng malaking halaga sa grupo ng rebelde upang makapagkampanya sa ilang areas ng operasyon nito. Iginiit ni Aguinaldo na malakas ang paglabas ng bayan muna sa 3 sektor ng party list na nanalo ng 3 pwesto sa House of Representatives. Ayon naman sa Cagayan Solon, ay isang dahilan dito ang pamimilit ng NPA sa mga tao na iboto ang bayan muna. Naniniwala si Aguinaldo na mababalutan ng takot ang mga kongresista na lumaban sa bayan muna sa loob ng Solon House sa takot na sila ay balikan sa kanilang bahay o probinsya. Namatay si Agi Aguinaldo nang walang takot sa kahit na sino. Dakilang nakipaglaban para sa bayan, ang Agila ng Cagayan. Kung mayroon kayong susunod na video na gustong mapanood, i-comment lamang sa ibaba. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.